hapon. Kahit ang init-init. Ito yung aking dinidiligan. Kahit medyo nalanta na yung lemon. So, sobrang init. Yan guys, nalanta na siya dati. Ang ganda-ganda ng kanyang dahon. Yung mga bunga niya, sayang. Sobrang nalanta na yan. Sobrang init, hindi kinaya. Kailangan didiligan siya umaga at hapon. Sisira yung kanyang mga dahon. Ito rin. Kahit na nilagyan na siya ng net, ala, hindi talaga na kaya yung init. Yung mga dahon din ng dates, ayun na, nasisira na rin yung iba. Like, sobrang init. Kailangan ko magdilig. Kahit ang init-init sa labas, dilig ka talaga. Medyo lanta na yun. Ito naman yung puno ng olives. Sira na rin yung dahon niya. So ito, pinupuno ko ng tubig yan eh. Kahit punuin mo siya ng tubig, pagdating pa rin ng hapon, kailangan ko magdilig. Ayan na nga, yung bougainvillea, ayan. Lantan-lantan na talaga. Pero pagdating naman ng winter, magiging maganda ulit yung kanyang dahon. Ilalagay ko muna siya dyan. Hintayin ko siya ng mga 5 minutes. Sobra talaga oh. Sayang yung mga bunga ng lemon. Ayan, nahuhulog lang sila eh. Wala naman kasing katas. Walang katas yung mga ano na to. Wala siya oh. As in talagang wala. Grabe, no? Ang tindi ng init na yan. Hindi kinakaya. Kaya yung mga bunga ng lemon, ganyan lang siya. Nawawalan siya ng katas sa sobrang init talaga. Akala mo, mayroon siya mga katas. Wala naman. Ngayon, yun, no? Maganda ng iba, siya nang lalaki, pero wala talaga siyang ano, wala talaga siyang katas. Sobrang, ang init talaga. So, ito, ang ganda niya, di ba? Ang laki niya. Ang laki ng bunga, pero wala siyang katas. Ito na lang yung medyo ano pa oh, fresh pa yung kanyang puno. Ito yung sampagita. Sampagita. Yan, maganda pa yung kanyang sariwa pa yung mga dahon. Yan, umuusbong pa sila oh. Ibig sabihin, hindi sila nasisira ng araw. Sabay-sabay ang namumulaklak ang bango dito sa garden. Ayan yung gumamela. Oh, nasira na rin talaga. Ayan na lang yung natitirang mga ano ng dahon. Talagang hindi na kinaya ng init. Kahit pa yan may net. Nilagyan ng net. Ganun pa rin. Lantan-lantan. Isang pagita na lang talaga yung natitirang fresh at saka yung olives.
ganda pa rin ng dahon ng Sampaguita. Ito Sampaguita rin to eh, oh. Pero nasira na yung kanyang mga dahon. So ayan, medyo mainit na. Hindi ko na kinakaya yung init. Tapusin ko na to. Mamaya ulit. Hapon. At na lang tanong halaman ni Madam. Ito pa isang bugambilya, oh. Pero yung baba niya, yan, oh. Nagkakaroon na ng dahon. Init-init na yan. Ang init, sobrang init na. Kailangan dinigan natin ang Sampaguita para lagi lang siyang press. Ganda-ganda pa niya. May mga bulak-alak niya. Itong fountain na to yan. Pinupuno ko ng tubig yan. Pero paghapon yan, wala na siyang tubig. O, diba, silipin mo sa sobrang init niyan. Ayan. Wala ka makikita ng ano. Ayan, tapos na ako magdilig, guys. Sobrang init, di ko na kaya dito sa labas. Oh, ang init. Kamaya ulit. Nalalanta ng mga halaman ni Madam ayan. Ito pa yung ano. Ayun yung olives talagang hindi siya nalalanta, konti lang. Yung kanyang dahon eh nagagamit yan, nilalaga para eto guys, oh, yung dahon itong olives, ayan, ayan. Nilalaga yan ni Madam pag nasakit yung kanyang tiyan, ayan, iniinom niya yan, mabisa yan daw yan, sabi ni Madam. Okay, advice niya ako yan, maglaga ako ng dahon yan. Sige na guys, thank you so much.